Duterte wanted to assert the rights of the Philippines over the Chinese Sea but warned about big loss. Manila, in front of Philippine Navy officials and personnel. President Rodrigo Duterte said on Tuesday he wanted to take a stronger stance in the South China Sea talks but said this would come at a huge cost. Duterte said he wanted to defend Philippine rights to the sea that were still being discussed. But he also wanted to avoid every move that would harm the nation. I can't afford to compete with China at this time. I cannot go to a problem that I cannot win and will only bring harm to our armed forces. I really wanted to do something to assert our rights, said Duterte at the Coconut Palace in Pasay City. In my own estimation, it will be a big loss for the nation and maybe we will end up losing to compete. All of these things I want you to know. Whether you accept it or not. That's the reality in the field, said Duterte. The president said this was behind the latest developments in the South China Sea which questioned China's intentions on a busy maritime route. China has deployed militarization in Paracels, which was also discussed by Vietnam, and installed missiles in the Spratly Islands which belong to the Philippine territory. Critics have urged the government to protest China's activities, but the government prefers to tackle this problem secretly. In a press conference, spokesman Duterte said reports of China's continued control of waters still being discussed were nothing new. Since taking the presidency, Duterte chose to play down something about the South China Sea with Beijing. He also tried to reduce American influence in this country, so that good relations between the Philippines and China would occur without removing the alliance with America. The Philippines and China have for decades been involved in talks over the South China Sea. This reached a tipping point during the presidency of Duterte's predecessor, Benigno Aquino III. Who agreed to submit a case against Beijing before the Permanent Arbitration Court in 2013. The court ruled in favor of Manila in July 2016, stating the rights of China's nine-line to the sea were invalid. Beijing has ignored the landmark ruling. The president said he would not increase Manila's victory, noting the Philippines benefited from its friendly relations with China. He also said there appeared to be no point in questioning the existence of the Chinese military in the sea, blaming the Aquino government and America for preventing Beijing's progress. Source: news.abs-cbn. Nais ni Duterte na igiit ang mga karapatan ng Pilipinas sa dagat ng China ngunit nagbabala tungkol sa malaking pagkawala, Manila sa harap ng mga opisyal at tauhan ng Philippine Navy. Si
Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes na gusto niyang kumuha ng mas malakas na paninindigan sa mga pag-uusap ng South China Sea, ngunit sinabi na ito ay darating sa malaking halaga. Sinabi ni Duterte na gusto niyang ipagtanggol ang mga karapatan ng Pilipinas sa dagat na tatalakayin pa. Ngunit nais din niyang iwasan ang bawat hakbang na makakasira sa bansa, hindi ko kayang makipagkumpetensya sa China sa oras na ito. Hindi ako makakapag-usap sa isang problema na hindi ko manalo at magdudulot lamang ng pinsala sa aming mga armadong puwersa. Gusto ko talagang gawin ang isang bagay upang igiit ang ating mga karapatan, sabi ni Duterte, sa Coconut Palace sa Pasay City, sa aking sariling pagtingin. Ito ay magiging isang malaking pagkawala para sa bansa at marahil tayo ay mawawala upang makipagkumpetensya lahat ng mga bagay na ito. Nais kong malaman mo kung tinanggap mo ito o hindi. Iyan ang katotohanan sa larangan, sabi ni Duterte. Sinabi ng Pangulo na ito ay nasa likod ng mga pinakahuling pagpapaunlad sa South China Sea na nagtatanggol ng intensyon ng China sa isang abalang ruta sa dagat. Inilunsad ng China ang militarisasyon sa paracels na tinalakay rin ng Vietnam at naka-install ng mga missiles sa Spratly Islands na nabibilang sa teritoryo ng Pilipinas. Hinihimok ng mga kritiko ang gobyerno na protesta ang mga aktibidad ng China, ngunit pinipili ng pamahalaan na harapin ang problemang ito ng lihim, sa isang press conference tagapagsalita Duterte. Sinabi ng mga ulat ng patuloy na kontrol ng China ng tubig na tinalakay pa rin ay walang bago, dahil sa pagkuha ng pagkapangulo. Pinili ni Duterte na i-play ang isang bagay tungkol sa South China Sea sa Beijing, sinikap din niyang bawasan ang impluwensyang Amerikano sa bansang ito. Upang ang magagandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay magaganap nang hindi inaalis ang alyansa sa Amerika. Ang Pilipinas at China ay may mga dekada na kasangkot sa mga pag-uusap sa ibabaw ng South China Sea, naabot nito ang isang tipong point sa panahon ng pagkapangulo ng hinalinhan ni Duterte. Benigno Aquino III, na sumang-ayon na magsumite ng kaso laban sa Beijing bago ang Permanent Arbitration Court sa 2013, ang korte ay pinasiyahan sa Maynila noong Hulyo taong 2016. Na ipinahayag na ang mga karapatan ng siyam na linya ng dashed line ng China ay hindi wasto, hindi pinapansin ng Beijing ang landmark na desisyon. Sinabi ng Pangulo na hindi niya madagdagan ang tagumpay ng Maynila, dahil ang Pilipinas ay nakinabang sa pakikipagkaibigan sa China. Sinabi rin niya na walang anuman ang pagtatanong sa pag-iral ng militar ng China sa dagat, na sinisisi ang gobyernong Aquino at Amerika para mapigil ang progreso ng Beijing, pinagmulan, news.abcbin. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.